Magandang araw mga kasambuhay. Ngayon ay pag-uusapan natin ang Advento. Ang Advento ay nanggaling sa salitang Latin Adventus, coming o pagdating. Ngunit sa liturhiya ng simbahan, dalawang pagdating ang ating pinagdiriwang. Ang una, ang tinatawag natin historical coming of Jesus. Noong ipinanganak siya sa Belen, sa Bethlehem, more than 2,000 years ago, yun ang nababasa natin sa mga ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas. Yun ang binibigyan natin ng pansin sa panahon ng Advento at sa panahon ng Pasko. The second coming, the second Advent is what we call the second coming, ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus sa wakas ng panahon. Alam natin na ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. He preached the gospel. He saved us from our sins and from death through His passion, death, and resurrection. At pagkatapos sa kanyang ascension ay bumalik siya sa kanyang pinanggalingan sa piling ng Amang nasa langit. But then we believe that someday, in a time that we do not know, darating siya na may kapangyarihan kasama ng mga anghel. And then He will judge the living and the dead, kagaya ng sinasabi natin sa Apostles' Creed. In between these two coming of Jesus, we have to note na Jesus comes to us in the daily affairs of our life. As we live day to day, our mission as Christians. Kaya nga, pagtuunan natin how we are living the gospel of Jesus in our day-to-day life. And we believe na ang Panginoon ay dumarating sa ating buhay, most especially in the liturgy. When we listen to His Word, when we attend the Mass and receive Him in Holy Communion, and when we serve Him in our brothers and sisters. Napakaganda ng season of Advent because it is a season of hope. It is a season of joy. We look forward to the celebration of Christmas. Alam naman natin na ang panahon ng Kapaskuhan, ang Pasko mismo ay isa sa mga pinakamasayang pagdiriwang natin sa Pilipinas bilang mga Katoliko. Kaya nga, kahit na medyo serious season, there is always that joy and peace in our heart. You can feel, you know, the spirit of Christmas already at the season of Advent. And kahit na, you know, we face the challenges, the difficulties of daily life, traffic, economic difficulties, even in our political life, we are not discouraged. Kasi nga po, we are people of hope. We rely on the grace of God and our faith in the Lord rather than our human effort. The seriousness of the season of Advent nakikita natin sa liturgy, sa kulay ng damit, even in the decoration of the church. Ang kulay ng priestly vestment, liturgical vestment sa panahon ng Advent
Adviento ay violet. Violet is a serious color. But then, if we examine also the Advent candles, apat na kandila to represents the four Sundays of preparation for the birth of Jesus. Ang pangatlong kandila ay kulay rose because it is the color of the Sunday of rejoicing. Ang tawag doon sa Latin, Gaudete Sunday. Kasi naririnig natin ang invitation to rejoice sa mga readings. No? In the Old Testament, the city of Jerusalem is invited. No? Remove your dress, no? Of sorrow. Change it with a clothing of rejoicing because the Lord has come to save us. So also us, even in the midst of this certain series of preparation, are invited by the Lord not to give up, or rather, to continue to be inspired by the joy and happiness that await us this coming Christmas. Masaya tayo, magalak tayo, not just because we expect to receive many gifts. We look forward to enjoying the Christmas sceneries, sa mga long vacation, but joy must come from within. It comes from the fact that the Lord does not abandon us, that He loves us, that He sent His Son, at ang Panginoong Jesus ay suma sa atin. Hindi lamang nung dumating siya, higit sa 2,000 taon na nakaraan, kundi He is with us, He is the Emmanuel, even in our days. The Advent season is waiting, a season of happy waiting. At palagay ko, kailangan natin magkaroon ng tendency or the force to wait. Kasi sa panahon natin ngayon, ang tao halos di halos alam ang maghintay because there are so many instants. Gusto makuha ka agad. Instant coffee, instant music, kung ano-ano pa, instant food. But the Advent season tells us the importance of waiting. I have a very beautiful image in the seed, no, that falls to the ground and sleeps and then eventually rise up to be a plant. Itong image na ito ay ginamit ni Jesus, di ba? Sabi niya, unless the grain of seed falls to the ground and dies, it remains just a seed. But then if it dies, it grows into a plant. So maybe we can say that the Advent season is a time to die, you know, to our eagerness. Maghintay tayo. Let us strive to wait and marvel at the developments in the story of our own story in our life. A child, you know, before he goes into the world, you know, has to remain in the womb of the mother for 9 months. A seed, you know, has to remain in the ground for quite a period of time. But then, nature tells us that eventually, itong paghihintay na ito ay may katapusan. And then, maybe in the process of waiting itself,
we can already feel the joy that is to come to our lives. Ako si Father Hill Aninsangan mula sa Society of St. Paul. Pagpalain kayo ng Diyos.